Magluluto po tayo ng ginisang bagyo beans sa miswa. Ang mga sangkap po nito ay syempre bagyo beans, carrots, giniling or ground pork, and then syempre gagamit tayo ng cubes, salt and pepper, and syempre ang ating cooking oil. And syempre hindi natin makakalimutan ang water. And syempre ang ating sotang horn. So, at saka meron din tayong onions and garlic. So, ayan, mag-start na tayo. So, hihiwain na natin itong onions. Nako, madaling-madali lang to at swak na swak sa mga budget na mga mamsyan. Healthy to kasi vegetable, tas konting giniling lang, kahit 1/4 lang na giniling, pwede na magkaroon lang ng lasa. Pwede rin walang miswa kung gusto nyo, pero ako lalagyan ko siya. Ay, miswa. Na-amin ng sotang horn. Giniling, ito siya. Nabibili na namin siya dito. Na ganito na siya sa mga shop. So, yung aking carrots, nahiwa ko na rin siya. So, itong mga bagyo beans dito, pwede siyang mabili mo siya sa Asian store ng, Hiwana or yung ikaw pa maghihiwa. Pero, we prepare the yung hiwana para hindi na kami naghihiwa pa ng kumbay. So, eto na. Nahiwa ko na siya. So, ganun lang. Simple lang. So, mag-start na tayo mag-gisa. Ayan guys, natapos ko nang hiwain yung garlic at saka yung onion. So, mag-start na tayo magluto. Ako, pag niluto ako ng ganito, inuuna ko na yung giniling. Kasi, mabilis maluto yung garlic and onion. So, inuuna ko muna isute yung giniling. So, maglalagay muna tayo ng mantika. Siyempre, konting mantika. Tapos, hinaanagin na kapuloy. Yan. So, ilalagay ko na yung dalagang Pilipina, yeah, isang dalagang Pilipina. May nakita kong isang babae. Then, pag nakikita niyo na medyo nakukulay-kulay brown na, pwede na natin ilagay yung bawang sibuyas. So, set aside muna natin siya. Sarap ito. Simmer muna natin siya ng 3 minutes and then we'll be back. So, ayan na. Na-simmer na natin siya ng 3 minutes. Ligyan na natin yung ating vegetable. So, kunin natin yung carrots. Kailangan sa vegetable, dapat half-cook lang siya, huwag ino-overcook kasi nandyan yung nutrients pagka hindi siya overcook. Yeah. Tapos lagay na rin ako. Beans. Bagyo beans. Mayam. So, natin ang salt and pepper taste.
noon, binabad ko na siya sa tubig. Kasi, syempre matigas-tigas yung sotang ko, di ba? So, kailangan babad mo muna siya sa tubig. So, i-simmer muna natin siya ng at least 5 minutes. I'll be back. So, guys, ilagay na natin yung cubes. Dalawa ginagamit ko. Guys, ha, pwede nyong kung maglalagay kayo ng na para magkaroon ng taste yung niluluto nyo. Pwede rin patis, you know, o salt. Depende po sa inyo. Tapos, lagyan natin siya ng water and then ihuhuli natin yung sotang. Kasi yung sotang mo, ano na siya. Malambot na sa kunting pakulong. Okay? So, simmer natin ulit ito ng mga 3 minutes na lang. Ayan guys, so kumukulo na siya. Lalagay na natin yung sotang mo natin. Ako, sarap-sarap nito. Masyadong masustansya yung ating niluto. Tsaka madaling makabusog. Actually, pwede nyo itong kainin ng ganito lang. O pwede nyo rin kainin ng may rice. Actually, iba, katulad natin, ng mga Pinoy, mahilig sa rice. Pwede yung ulam sa, actually, ulam siya talaga sa kanin. Pero, kung nagda-diet kayo, pwedeng ito lang. Naku, ang sarap-sarap nito. Yummy-yummy talaga. So, simmer lang natin siya ng 2 minutes and then we're done. Satakpan muna natin, ha? Ayan, guys. Luto na ang ating inisang baguio beans sa sotang hon. Baguio beans sa sotang hon. Ayan guys, ito na yung ating sotang hon. So, ready to eat na tayo. So, I hope you enjoy my recipe. And please guys, don't forget to subscribe in my channel. And like and share po. And I hope you enjoy my cooking. And till we meet next time on my other dishes that I'm going to cook. So, ito na ang ating ginisang baguio beans sa sotang hon. Salamat! See you next time!